Samantala, nagpaalala po ang health advocate at cardiologist si Dr. Tony Lechon na nakasasama sa kalusugan ang mukbang. Kasunod na rin niya ng pagkamatay ng isang content creator na si Dongs Apatan dahil sa stroke. Kaya naman pinag-aaralan na rin ngayon ng Department of Health na iban na ang mga mukbang video content na nagpapakita ng overeating. Makibalita tayo kay Madeline Villar Muratilio. Trending ang mga ganitong video sa social media. Ang mga vlogger, makikitang sarap na sarap habang nilalantakan ang iba't ibang pagkain. Nitong nagkaraang buwan lang, namatay ang content creator na si Dongs Apatan matapos ma-stroke. Sa huling video niya ay makikitang nagmukbang ito ng mga pritong manok. Kain tayo mga idol. Ito ulam natin mga idol. Ulo ng baka. Meron din siyang video noong Hunyo na kumain naman ang ulo ng baka. Ang mga bagay na nakasasama sa kalusugan, typically, kung tingin natin maraming tao ang apektado, binaban yan. Ngunit, kung hindi pa naman natin alam na ganong kalaki ang problema, may mga ibang pwedeng gawin tulad ng ginagawa natin ngayon, which is information dissemination and public health warnings. So, hindi agad-agad. Ayon sa cardiologist na si Dr. Tony Lechon, ang pagkamatay ni Apatan ay dahil sa hemorrhagic stroke. Ibig sabihin, tumaas ang kanyang blood pressure. May pumutok na ugat sa utak nito na dahilan ng kanyang pagkamatay. Maaring may kaugnayan anya ang kanyang mga kinakain sa nangyari. Ang Department of Health pinag-aaralan kung maaring iban ang mga ganitong video content. Ayon sa DOH, hindi masamang kumain pero dapat maghinay-hinay. Hindi rin dapat matatabang pagkain ang ginagawang content. Panahon pa naman ngayon, no, Hulyo ay panahon ng National Nutrition Month. Siguro imbis na mukbang, baka pinggan ang ating pag-usapan. Ang pinggan ay of course Tagalog, hindi yan Korean. Ang sinasabi po ng DOH ito ay ang pinggang Pinoy. Mas magandang gumawa ng content sa mga tamang pagkain, tamang dami ng pagkain. Tingnan natin yung ating pinggang Pinoy. Ang kalahati ay prutas at gulay. Ang isang kapat ay kanin or carbohydrates. At ang isang kapat naman ay ang ating grow foods na mga proteins tulad ng karne at fats kung kailangan. Doon tayo tumingin, doon tayo magkaroon ng clout, doon tayo magkaroon ng content. Madeline Villar Muratilio para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.